Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome sa ating channel. At bago tayo magpatuloy, pakihingi na isang like and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong upload natin. Okay, so our topic is about writing the linear equation AX plus BY equals C in the form Y equals MX plus B. Okay, next slide tayo. An equation of the form AX plus BY equals C can be transformed into an equivalent linear equation Y equals MX plus B. So in this new form, Y is called the dependent variable, X is the independent variable. And yung M at saka B are constant. Okay, so let's proceed to example. Number 1. Transform 3X plus 4Y equals 12 into the form Y equals MX plus B. So, kopyahin muna natin yan, si 3x plus 4y equals 12. So, gagawin natin y equals mx plus b. So, take note, yung y is nasa left side. Siya lang mag-isa dyan. Okay? So, ibig sabihin nito, mayroong 3x dito sa left side, di ba? So, i-transpose natin yan. O pwede tayo mag-transpose, pwede tayo mag-apply ng addition property of equality. So, kopyahin muna natin yung itong dalawang term, si 3x plus 4y. So, ang opposite ng positive 3x, kasi nga alisin natin yan si 3x, ilagay natin sa right side. So, opposite niya, so since this is positive 3x, yung opposite is negative 3x. Then, equals 12. Nag-subtract tayo dito or nag-add tayo ng negative 3x dito sa left side, mag-add din tayo dito sa right side ng negative 3x. Okay? Then, i-cancel natin positive 3x at saka negative 3x kasi 0 ang labas niyan. So, naiwan 4y equals 12 minus 3x. Then, i-arrange natin yan. Okay? Para same yung result dito, y equals mx plus b. So, arrange natin yan. 4y equals, si negative 3x, ilagay natin dito sa first term after sa equal sign. Then, si positive 12. Hindi sila na-change or hindi sila na-transpose. Therefore, huwag natin i-change yung sign. So, ngayon, 4y equals negative 3x plus 12. So, ang gagawin natin dito, mag-divide tayo both sides ng coefficient of y. Ito, si 4. So, ano yung coefficient ni y? Yun din ang i-divide natin, both members of the equation. So, kopyahin muna natin yan, 4y minus 3x plus 12. So, divide natin siya by 4, both members of the equation. Okay, so, cancel ang 4. So, ang nabilin, y. Okay, medyo malapit-lapit natin sa katotohanan. So, yung negative 3/4, kopyahin natin yan, tapos x plus, divide natin ito, 12 divided by 4 is 3 or positive 3. So, ito na yung final answer natin sa ating number 1. Okay, so next, number 2. Transform 2x minus 21 equals 5x minus 3y minus 12 into the form y equals mx plus b. Okay, kopyahin muna natin yan si 2x. Medyo mahaba-haba ito. Then, equals 5x minus 3y minus 12. So, take note, yung y natin ay nasa right side. So, lagay natin dito sa left side yan. Okay, so isa-isahin natin yan pag-transpose. Tapos yung 2x, merong 2x dito sa left side. Di ba? Ilagay natin sa right side yan mamaya. So, kopyahin muna natin 2x minus 21. Tapos, yung opposite nito, negative 3x, ay ang opposite niya is positive 3x. Ay, 3y pala, 3y. Ilis ko muna yan. Para malinis. Okay? So, 3y, opposite niya, positive 3y equals 5x minus 3y minus 12. Kinopya yan, ha? Kinopya yan. Tapos, yung opposite ng negative 3y is positive 3y. So, kung mag-add tayo ng 3y sa left, ito, mag-add din tayo ng 3y sa right. Both sides. Okay? So, kopyahin natin yan si 2x minus 21 plus 3y equals, cancel natin yung negative 3y at saka positive 3y kasi 0 ang labas niyan. And 5x, kopyahin natin yan, saka minus 12. Next, si 2x naman ang i-ano natin,
ilagay natin sa right side. Okay? So, dapat ang maiwan dito sa right ay y na lang. Kagaya niyan. Okay? So, 2x, kopyahin natin yan. Minus 21 plus 3y. So, yung opposite ng positive 2x, that is negative 2x. Equals, kopyahin si 5x minus 12. Tapos, negative 2x. Nag-subtract tayo dito sa left ng negative 2x. Dito rin sa right, mag-subtract din tayo ng negative 2x. So, i-cancel natin yan. Si positive 2x at saka si negative 2x. So, inaiwan, negative 21 plus 3y. Lapit na. Equals, i-combine natin itong dalawa, si 5x minus 2x. That is 3x. Positive. Minus 12. Lapit na. So, si negative 21 na lang, i-transpose naman natin doon sa right. Ilagay natin siya sa right side. So, kopyahin muna natin yan. Negative 21 plus 3y. So, opposite ng negative 21, that is positive 21. Equals 3x minus 12. Mag-add din tayo dito sa right ng positive 21. So, cancel natin negative 21 at saka positive 21. So, ang naiwan, 3y. Okay, equals 3x. Tapos, negative 12 plus 21, that is positive 9. Okay, malapit na tayo. Sa taas tayo konti. Yan, so kopyahin natin yan si 3y equals 3x, tapos plus 9. So ngayon, i-divide natin both members of the equation by the coefficient of y, which is 3. Divide natin sila, both members of the equation, by the coefficient of y na 3. So, i-divide natin si 3x by 3. Si 9 po, i-divide po natin siya by 3. Okay? So, i-cancel natin. Parang naiwan is y. Ayan na, malapit na tayo. So, equals, cancel natin yung 3, kasi 3 divided by 3 is 1, or x na lang yung naiwan dyan. Then, plus, 9 divided by 3 is 3 na lang yung naiwan. So, ito na yung final answer natin sa example number 2. Okay po. So, ito lang yung topic natin ngayon. At again, sa hindi pa nakasubscribe dyan, pakisubscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong upload natin. At kung nagustuhan natin itong video natin, pakishare na rin para mas marami pang makakita or makaintindi sa topic na ito. Okay po, so maraming salamat sa panonood at pakikinig. Thank you and more power everyone. God bless.